What's up, par? Bentoy Place nga pala, no? At pag-uusapan natin ngayon yung mga bagong equipment. Yung bagong equipment natin, itong dalawa. Yan. Pag-uusapan natin yan. At pag-uusapan natin yung karakter ko. Kung magiging Lancer pa ba ako or magiging Arwa. Tapos yung Conquest, bagong Conquest, itong Sanctuary of Hydra. Okay, let's go. Una muna tayo dito sa Conquest. Conquest muna tayo para Conquest pala yan. Yung una tayo dito kung paano daw, alam nyo naman siguro kung paano kunin to, no? Hindi na natin i-detalye ng masyado. Basta kung kukunin nyo to, kailangan nyo lang munang pumunta sa Bitchun Valley 1F para sa Conquest to, ha? Tapos i-kunin nyo to, isa lang, isang kun lang, hindi yung tatlo. Isa lang, 75 monster lang yung kapatayin nyo. Tapos ma-open nyo na yung request niyan. Request niya ay nandito sa Rescue Valley. Yan, dito. Ito yun. Ang quest nito ay nasa 4F. Sa 4F. Bitchun Valley 4F. Yun ang quest niya. Tapos, Old Pit Monster ata yan. Defeat all monster ito lang. Yan. Di na natin tituro kasi marami naman alam. Alam nyo naman siguro kung paano kunin yung bagong Conquest. Yun lang, no, sa Conquest. Tapos, dito na tayo sa bagong equipment. Kasi maraming nag-PPM sa akin nagtatanong ano daw yung dapat nabuuhin dito sa dalawa at dito sa earring sa secondary weapon at sa hikaw nga natin na bagong item, no? Para sa akin, ang pinakamagandang buuhin dyan ay yung dalawa. Pero, sa ngayon ay nagpapalevel pa naman tayo, hindi pa naman tayo nag-PVP. Kaya ang unang mong bubuuhin dyan ay itong monster damage boost yun. Tapos, yung pangalawa dito sa earring, ito naman yung monster reduction. Kasi itong isa ay debilitation to sa ring. Tapos, yung sa weapon naman ay accuracy. Yan. Bakit daw monster damage? Kasi para mabilis kang magpa-level up nga. Kasi nga, nagpapa-level up ka pa nga. Ngayon, kaya mas goods na unahin mo yung monster damage at damage reduction par. Importante kasi yan pag nagpapa-level up ka. Itong dalawa. Pag dating naman sa rare, ganun pa rin, unahin mo pa rin 'to kasi monster damage nga. Tapos itong isa ay reduction din. Pero para sa akin, kukunin ko 'yung talaga 'tong dalawa kasi nga accuracy 'to, gamit naman 'to pang PVP. Tapos ito ang pang-PBE natin. Para lang tong nagsiswitch ka ng spirit. Parang ganun. Magsiswitch ka pag nag-PBP ka at magsiswitch ka pag nagpapalevel ka. Ganun din sa earrings at sa dalawang earrings na to. Para sa akin lang para. Kasi kadalasan nagtatanong din ako ano bang magandang gamitin sa dalawa. Kadalasan majority sa clan namin ay yung monster damage talaga kasi nagpapa-level up pa nga tayo. Karamihan din sa mga malalakas nakita ko ay yun din gamit nila. Itong monster damage kasi nagpapa-level talaga. Level is the key talaga para hindi PS is the key. Level talaga kasi pag tumaas yung level mo, tataas rin yan ng kusa yung PS mo. Kaya para sa akin, itong una muna yung bubuhin natin. At ayan, meron na nga ako nyan, no? Meron na ako. Ayan, no? Tier 1 lang yung kinuha ko kasi nga sobrang daming tao. Alam nyo naman siguro, kung nagmi-mission kayo nito,
sobrang daming tao. At para makuha pala din yan, no, yung ito, teka muna. Balik tayo dito sa crop, dito tapos sa uncommon muna tayo kasi uncommon lang binibigay. Itong Dragon Claw, para makuha mo pala yan, at tapos itong Dragon Eye, ay kailangan mo mag-mission sa mga 4F na mga Bali. Yan, nandito sila sa Bali. Sa 4F. Yun, nakuha ko na nga yung sa beach yun. Ang hindi ko pa nakuha ang sa Snake at sa Red Moon. Hindi ko kinuha kasi ang daming ang tao. Tapos, alam mo naman, meron kaming kawar. Kaya, hirap din kasi nagugulo ko ang pag-quest mo. Ganon din sila, ginugulo din namin. ganon din sa kanila. Guguluhin din namin sila. Kagabi, ginugulo namin sila eh. Trip-trip lang yan eh. Kaya kung ako sa inyo, unahin nyo muna yung monster damage. Nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo agad ng ganito. Nasa sa inyo yan, pero ako, para sa akin talaga para, ito talaga yung maganda ang unahin mo. Itong monster attack damage boost at yung reduction. Malaking tulong kasi yan sa pagpa-progress mo. Lalo na maliit pa level natin. Nagmi-miss pa kasi ako sa mga high level eh, mga level 90, nagmi-miss pa tayo dyan. Kaya kailangan talaga natin mag pa-level up na pa-level up para hindi tayo mag-miss. At yun lang no, about dito sa bagong equipment natin. To monster damage at damage reduction, monster damage reduction. Yung para sa akin, para kung hindi nyo trip yung suggestion ko, nasa sayo pa rin yan. Tapos, about naman sa character ko. Marami na kasing nagtatanong bakit di na ako nagpa-progress, bakit ganyan pa rin PS ko, kahit malaki ng level ko, dapat nasa 120 na daw ako. Ganito kasi yan, par. Hindi na ako nag-up sa Lancer ko. Hindi ko na sila ginagawang epic yung mga item nila. Item ko, di ko na siya ina-ups. Yung mga skill ng Lancer ko, hindi ko na-ups. Kasi nga, mag-arba na ako, par. Oo, arba na si Bento yung place niyo. Talagang nag-arba na ako. Kasi tradable naman din yung Lancer na weapon ko. Tapos gusto ko yung arba eh. Kasi mabilis nga siya magpa-level up. At makatindin siya, nakaka-burst siya ng isang character. Pag naunahan mo, kahit mataas PS sa'yo, basta naunahan mo talaga ng combo, talagang gumuguhit ang arba, par. Masakit talaga yung arba. Hindi naman sa sinasabi kong mahina yung Lancer. Kasi pag yung arba ko nakatapat din lang ng Lancer na same PS, yung ganun, same level, hindi din makakatayo yung arba. Kaya paunahan talaga yan. Pero nagustuhan ko talaga yung arba sa pagdating sa pagpa-level up. Kasi sobrang daya magpa-level up na itong arba. Ang bilis niya magpa-level up talaga. Yung Lancer ko ay 113 at ang kita nyo naman yung arba ko yung umaangat, diba? Dati nasa 17 lang yan. Last week, 17. Ngayon, 110 na siya. Yung Lancer ko, 113 lang. Muntik na niyang maabutan yung Lancer ko. Tapos, nakakuha din ako ng leader na... Tara, ipapakita ko sa inyo yung nakakuha kong leader. Kaya ako nag-switch talaga to Arba na kasi nakakuha nga ako ng leader para sa gloves ng Arba. At shoutout pala kay Merpor, tang ina. Minsan lang nga tayong makakakuha ng epic sa summoning, no? Nag-dupe pa. Ang sarap. Wow, sobra. Sobrang sarap. Naka-dupe tayo. At teka lang. Nabubulol ako, par. Ito, par, gamit to pang summon ng kailangan nyo mag-craft nito tapos yung pico. Ito na uncommon. Itong dalawa, kailangan nyo mag-craft sa charge sa para sa dito, level 3 nito. Open dito. Kaya kung dito, ito. Pang-craft siya dyan. Kaya
kita nyo, meron akong isa dito ni reserva. Tapos, Pico na uncommon, itong uncommon na ganito. Ipunin, dalawa lang, yung dalawa lang. Kuhan nyo, kung gusto nyo mag-level 3, kailangan nyo yung dalawa. At yun lang, no? Tapos, yan, ito nga, meron akong leather. Yan, meron akong leather. Para yan sa gloves ng arba ko. Tapos, pero wala akong mats, kaya hindi siya nabuot. At itong armor ko ay plus 8 na rin. Pwede na din siyang gawing effect. Kaya nga ako nag-switch to arba na, hindi na ako nag-lancer. Kasi nga, dyan sa dalawang yan, dati nagdadalawang esip pa ako. Pero ngayon, na buo na talagang decision ko na mag-aarba na ako ngayon. Kaya sa mga tatanong kung mag-aarba ako, mag-aarba na ako. Sure na yan, mag-aarba ako. Papalakas muna tayo kasi na nadili nga tayo. Tignan nyo naman, 84. Yung mga kasabayan ko, 86 na sila. 85 pero yung PS nila, nasa 120 na yung mga kasabayan kong same PS ko dati. Kaya okay lang yun kasi madidili ka naman talaga. Kita nyo naman sa skill ko. Yan, may tier 5, may tier 4 pa, may tier 5, may tier 5, tier 6, sa pang tier 7 natin, tier 5, marami pa tayong kulang. Pero maabutan din natin yan, tiis-tiis lang muna tayo. Kasi nga nag-switch tayo to Arba. Okay. At yun lang par, no, about dun sa bago nating equipment. Yan. Sa bago nating equipment, dapat monster damage reduction. Tapos, monster boost yung recommended ko. Tapos, about sa conquest, yung sinabi ko, yung millennial, tapos yung pico na uncommon, kailangan nyo yun para makraft nyo yung, para makapag-summon kayo ng, tumatawag yun sa bago, forsaken badge. Forsaken, oh. Para forsaken sa sanctuary, sa abandoned mine nata yun. Basta, yun, gagawan na lang natin ng video yun. Pero sa iba, parang alam na nila, no? Tapos, ito na nga, arba na sa inventory place nyo. Hindi na ako lancer. Arba na tayo, arba. At dagdag ko na to, par, no, sa nagsasabi sa akin na bakit daw importante itong daily quiz. Tignan nyo naman yan, no? Sakto, nakakuha tayo ng 10 to 10. Yan, tignan nyo yung ibibigay sa akin. Yan, tignan nyo yung ibibigay. Yan, nagkaroon ka ng 6 Vigor. Rare yun, rare. 6 hours din yun, par. Kaya, importante talaga yung daily quiz nyo. Nadagdagan tayo ng rare na 6 Vigor. Saan ba yun? Ito, yun. Nadagdagan tayo ng 6 na ganito. Kaya, laking tulong din yan, par. 6 hours din yan sa pagpapalevel mo. Kaya, importante talaga yung daily quiz. Yun sa nagtatanong sa akin. Kasi minsan pa nga, nagpipiko pa nga ako para magkaroon lang tayo ng 3 hours dito. Yan, no? Nagpipiko ako. Kahit ano, kahit or mag-gather ka, or mag-gather ka ng halaman, or mag-gather ka ng energy. Yan, tumataas din yan ng vigor na hours mo dyan sa itaas. Kaya importante din yan. Kung wala ka namang ginagawa, gaya ngayon, war mamaya, kaya nagpipiko ako ngayon para na din sa mats at para din sa vigor pag magpapalevel ako. Kasi malaki naman din tulong yan eh, makakaipon ka naman din ng mats dyan. Mga uncommon nga lang, minsan meron rare binibigay. At yun sa nagtatanong kung bakit importante yung daily quest. Yun, para nasagot ko na yung tanong mo, importante talaga daily quest. At hanggang dun lang pa, no, ito yung bagong update natin kay Bente Place Arba na. At yun lang par, keep on grinding para ma-enjoy nyo yung game, keep on grinding para secure yung mining, and Bente Place out.